Ito mga guys, ang paraan kung paano magpalit ng ating disc brake, yung brake pad ng ating sasakyan. So model car natin ngayon guys, Toyota Fortuner, at ang ating mekaniko ngayon ay si Sir Walter ng Petron Gasoline Station. So unang-una mga guys ay lulubagan ang ating mga tire wrench para matanggal natin ang gulong. So after tanggalin ang tire wrench ay sunod na steps yan ay ang ating gulong na. Dahil ang ating brake pad at rotor disc ay makikita dyan, natatakpan ng ating gulong. Tatanggalin muna natin yung lock na alambre doon sa humahawak doon sa loob ng brake pad, at the same time may lock na yung nabakal mga guys para hindi gumalaw ang ating disc brake. Ayan, so yung kumakapit doon yung nilalagay natin na brake pad, yun yung pinipigilan niya yung rotor disc mga guys, para huminto ang ating sasakyan bahagya, mahumina, bumagal ang ating takbo pag tayo ay gustong mag-huminto. Tulad na aking sinabi mga guys, kailangan natin palitan ang ating brake pad para tayo ay safe sa ating pagbibiyahe. So pagtanggal natin ng brake pad ay itutulak pa yan mga guys ang piston. Ang piston mga guys ay tumutulak pag once na mag-apak tayo ng preno, yun ang piston ay itutulak niya ang brake pad at para mapigilan ang rotor disc. Yan yung ang ating poging-poging mekaniko ay tinutulak niya ang piston para mga guys para makapasok ng maluwag, no, para diretso makapasok ang ating i-replace na brake pad. Yan, kabilaan yan tinutulak ang piston at tumutulak doon sa brake pad para pigilan ang rotor disc. Kaya kailangan talaga sakto ang pagpasok ng brake pad natin. Sa aking previous upload mga guys ay napalitan na natin ang unang gulong, ang unang brake pad na inapasok na natin sa bandang left part ng ating gulong. So itong second part mga guys ay kung kayo ay tuloy-tuloy na nanonood mga guys, ito ay second part na ito na gulong sa bandang kanan na ito ng ating sasakyan na ating model car ay Toyota Fortuner. Ito ay sports utility vehicle kaya kailangan talaga guys ang preno natin, ang brake pad natin ay laging bago, laging maganda, lagi nating chinecheck para iwas tayo disgrasya mga guys. Di bali nang maubusan tayo ng gasolina ay pwede pang malagyan ng gasolina, pero pag mawalan tayo ng preno, naku na, delikado mga guys, mapipirwisyo ating buhay eh. Kaya importante talaga sa mga driver, no, sa mga may-ari ng atin ng mga sasakyan na talagang i-check nyo ang inyong preno, huwag lang basta-basta puro lang drive. Ayan na, ipinasok ni Sir Walter ang brake pad sa ating califer. Tulad ng aking sinabi mga guys, ang califer ay yun yung califer ang umahawak sa piston. Ang piston ay tinutulak pag tayo magpreno para itulak niya ang ating brake pad para dun kapitan ang rotor disc. Kaya napaka-importante mga guys na malalaman natin talaga ang lahat ng function ng ating masasakyan, para kung sakali man ano mangyari ay safe na safe tayo at alam natin ang ating gagawin. At syempre, kailangan mga guys ay kumuha kayo ng magaling na mekaniko tulad ni Sir Walter dito sa may Petron Gasoline Station. And shout out sa mga taga Petron na Gasoline Station dyan, yan, mga babae na pampatendant, lalo-lalo si Sir Walter, mekaniko dito sa may Petron Gasoline Station, at si Sir Ricky ang kanyang partner. Ayan, ipinapasok na ni Sir Walter ang mga guys, pinapasok niya na ang lock na bakal doon sa brake pad para hindi gumalaw, para hindi lumabas ang ating brake pad sa kanyang pagkakapit doon sa rotor disc. Yung plato doon sa may sasakyan mga guys sa preno, yung kinakapitan ng brakes yun, tawag dyan na parang plato design, tinatawag dyan ay rotor disc.
sa mga wala pang idea mga guys, at least meron kang idea sa inyong pagbisita sa aking mamating channel. Sa aking channel mga guys, marami kayo dito mga informative na malalaman mga guys. Yung mga input natin dito ay talagang kapakinabang sa ating mga viewers. Kaya kung hindi ka pa nakapag-view, kung ngayon ka lang nakapag-view, ngayon ka lang nakapag-visita mga guys, pahingin naman ang inyong suporta at i-subscribe aking mamating channel at marami kayong matututunan sa aking palabas. At syempre marami tayong pinupuntahan ng iba't ibang mga lugar sa buong Metro Manila mga guys. Metro Manila is composed of 16 cities and 1 municipality. Man naikot na natin mga guys, kahit sa bandang norte pa, sa bandang norte ng bansang Pilipinas ay lagi natin pinupuntahan, lalo na sa may Subic Bay, sa may Olongapo City, lalagi tayo doon, sa may Sambales. Huwag po na bahala sa pag-iikot sa inyo sa iba't ibang lugar ng lupalop ng ating Metro Manila mga guys. Basta manood lang kayo lagi. Ako na bahala mag-turo sa inyo mga guys para na rin kayo namamasyal sa iba't ibang lugar at para masuyapan nyo ang iba't ibang parte ng Metro Manila. So our lesson for today, ating tutorial ngayon ay paano magkabit ng ating brake pad sa ating sasakyan. Nipis na. Ayan mga guys, maraming salamat sa inyong panonood. Sana nagkaroon kayo ng idea sa inyong pagbisita sa aking munting channel kung paano maglagay, magkabit ng brake pad ng ating sasakyan. Thank you for watching guys and have a blessed day.